Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nalilito. Ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao rin totoo. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal, upang palaunay maranasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal namin Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang pag-iliw naming laan ay maging katotohanan, hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at ng Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Para po sa dasal pasasalamat, Mariano Family, Jelly Madamba, Banyes Eugenio Reyes, Romana, and Toledo Families. Para po sa natatanging intensyon, Limbo Family, Connie Tampienco, Frank Aguilar and Family, Domingo Family, Evidente Family, Gaviola Family, Fifth Gospel Choir Family, Shrine Music Ministry, Projector Managers Ministry, Sabala Family, and all donors and benefactors of the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Dennis Rayo, Carol Discipolo, Jocelyn Tabuso, Saja Amarhon. Para po sa dasal paggaling, Andres Castillo Jr., Manansong Family, Litz Balboa, Cez Hilario, Tina Kanda, Roy Tolentino, Nelson Kalumpang, Perla Ferreras, Maricor De La Rosa, Purita Ala, and Charis Ocana. Para po sa kanilang pangkalusugan, Lalaine and Micaela Sison, Mones Family, Virgo Family, Garcia Family, Bandairel Family, Madamba and Alcon Family, Sinyahe and Rempilio Family, Mr. and Mrs. Alicia Brown, De La Rosa Family, and all Shrine Community Servants. At para po sa mga kaluluwa nila Jonathan, Saturnino, Herbert, Joel, Guillerma, Melendres, Miguel, Juliana, Manuel, Teresa, Nelda, Daisy, Edita, JP, Godofredo, Brigida, Leander, Angelita, Felicidad, Mary Ann, Fidel, Armando, Mario, Orly, Francis, Virgilio, Charles, and all souls in purgatory. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ronnie Crisostomo SVD, Rector ng Shrine. Magsisimula na po ang pagdiriwang, magsitayo po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong araw ng Panginoon, araw ng Kanyang tagumpay, at araw din natin, mga anak ng Diyos. Natatanging intensyon ang misang ito ay para sa mga collaborators, volunteers ng Shrine of Jesus, the Divine Word. May mga maraming wala dahil itong ang hirap na ating dinaranas,
pero sumusubaybay sa atin, kasama natin sa pagsamba sa pamamagitan nitong live streaming. Kaya sabay-sabay tayo ngayong manalangin, magpuri sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong at awa para sa ating mundo, para sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating bansa, ang ating pamayanan. Upang tayo'y magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating Diyos ang Kanyang awa at pagpapatawad. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Purihin natin ang ating mahabaging Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaibigan. Sinasamba ka na, ipinagpuri ka na,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi maging banal ang sino mang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata't pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sinong maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinilugod ng Panginoon ng hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoong, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigpit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigpit pa kaysa ginto ang binuli at dinalisay. Kaya't iyong tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumunhi sa anumang gawaing buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, ika'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, alam nating lahat na bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga tinalaga niya noon una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya nang isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. May isang kwento ng isang bagong monk sa desierto na at tinanong niya yung nakakatandang monghe kung bakit daw ang daming pumupunta doon, subukan, pagkatapos ng ilang panahon, umaalis. Nagbabalik sa dati nilang buhay. At ang mas matandang monghe ay nagkwento. Sabi niya, kagaya lang yan ng aking aso, sabi niya. Kagabi, nakakita ng isang kuneho, rabbit, at tinahulan, hinabol niya, at narinig ng mga ibang aso, sumunod din. Pagkatapos ng ilang panahon, iilan na lang yung sumunod. Hanggang kinaumagahan, ang naghahanap na lang ay yung aking aso. Naintindihan mo, sabi ng matandang monghe, sabi niya, hindi po.
matandang monghe. Ang aso ko, nakita niya ang kuneho. That made the difference. Yung nakatagpo ng kayamanan na nakabaon sa lupa at ang nangangalakal na nakatagpo ng mamahaling perlas ay kinayang ipagbili ang lahat para lamang makamtan, mapasa kanila ang ninanais na kayamanan. Dalawang bagay ang nais kong pagnilayan natin sa mga pagbasa ngayon. Dalawang bagay na makikita natin sa na minumungkahin ng ating mga pagbasa. Una sa lahat, yung halaga at ang kaloob ng tinatawag nating discernment, the value and the gift of discernment. Tagalog, tinignan ko sa dictionary ay ano, pang-unawa, ano pa ba yung pag-aaninaw, pagkawari, sabi. I would like to translate it as yung discernment as a pananaw ay paningin, mapanuring paningin o pang-unawa. Discernment. Yung unang pagbasa, narinig natin yung kahilingan ni Solomon na humingi ng pangunawa, ng karunungan para makagawa ng tamang paghusga, pagpaskapasyahan kung alin ang tama at mali, kung ano ang nararapat at hindi. At na nasiyahan ng Diyos sa hiling ni Solomon. At sabi nga niya, dahil hindi mo hiniling ang mahabang buhay para sa iyo o buhay ng iyong kaaway, kundi ang kakayahang umintindi para malaman mo ang tama, ipagkakaloob ko sa iyo. At ibibigay ko sa iyo ang pusong kaloobang marunong, no? At may pangunawa na wala pang nagkakaroon ng ganitong kakayahan at walang makakapantay sa iyo. Malimit si Pope Francis ay gustong-gusto niya itong tema ng discernment. Discernment in Christian life. Dahil ito si Pope Francis ay spiritual son ni San Ignacio de Loyola. At sa mga nag-aral sa mga Jesuits, maalala niyo siguro ito, yung discernment of the spirit. No? Kasi yung mundo, ang daming proposal, lilituin kayong mundo. Kailangan mo ng mapanuring pagtingin at pangunawa. No? Discernment. No? Kaya makikita natin yung mga turo halimbawa ni Pope Francis tungkol sa discernment sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya sabi nga niya, kailangan natin itong mapanuring paningin, pangunawa, para sa ganun hindi tayo linlangin ng kaaway. Kasi yung kaaway, minsan, he makes it appear things as if they are good. Pero in the end, they will not help us in our way towards God. Kaya kailangan natin ito, no? Sabi nga niya. Kaya yung
warning nga niya, eh, the devil poisons us with the venom of hatred, desolation, envy, vice. When we let down our guard, he takes advantage of it to destroy our lives, our families, our communities. So itong discernment o panuring, mapanuring paningin o pangunawa ay ultimately, sabi niya, it is a reflection, no, and prayer that leads to decisions in keeping with God's plan for us. Yung ultimate purpose natin ay hindi nalilihis kung ang Kristiyano ay alam niyang tignan na may critical sense, ika nga, yung kanyang buhay at karanasan araw-araw. Na hindi lang mang parang kambing o kalabaw na hihilain na may, no? Kundi nag-iisip. Ang Kristiyano ay dapat mapanuri. And this is also our contribution to our society, no? That Christians think critically, hindi lamang sunod-sunuran. Iyan yung minsan yung gustong-gusto ng mga dictators, yung mga sunod-sunuran lang. Ang Kristiyano hindi ganyan. It is not a virtue to just obey because nililin lang ka lang. It is part of our vocation, of our following of Christ, to be able to think critically our experiences and to take responsibility of our decisions. Kaya napakahalaga itong unang aral, ika nga, ng mga pagbasa ngayon, na ang Kristiyano ay nag-iisip, mapanuring nag-iisip. Hindi lamang dahil itong mapanuring pag-iisip ay hindi lamang dahil matalino or whatever, kundi tinitignan niya yung kanyang karanasan na ito ba'y nangyayari sa akin, yung bang mga desisyon ko ay tutulong sa aking pagkamit ng mga inaasam ko sa buhay, ng aking ultimate goal, and that is to follow Christ. Kaya napakahalagang bahagi ng pagiging Kristiyano itong discernment, no? If you want, you can read, for example, many of the writings of or reflections of Pope Francis regarding this, no? Para tulungan tayo. Pangalawang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin ay yung ano nga ba itong tunay na kayamanan ng Kristiyano? The gospel parables today propose this parable of the treasures found, no? Ang question ay, tayo, mga Kristiyano, ano nga ba ito? Ano bang tanging yaman, ika nga, ng Kristiyano? Have you ever asked, ano nga ba yung pinanghahalagahan ko bilang Kristiyano? At ang bungkahi mismo ng Ebanghelyo ay wala nang iba kundi ang kaharian ng Diyos. O Jesus Christ Himself, ang tanging yaman natin ay wala nang iba kundi ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at o si Jesu Kristo.
because at the center of the kingdom of God is Jesus Christ Himself. At ano ba itong kaharian ng Diyos? Sabi nila, well, it is not a place, but rather, it is a state, a condition where God becomes truly God. At ano nga ba yung mga sitwasyon na kung saan pwedeng maghari ang Diyos? Kung saan may pagmamahalan. Kung mayroong hustisya. Kung mayroong pagkapantay-pantay. Kung mayroong respeto. Kung mayroong paglilingkod. Malasakit, ika na. Sa kabaliktaran, where there is injustice. Kung mayroong kasamaan, kasinungalingan, God cannot reign there. Kaya nga yung simbahan and our worship is our OJT, ika nga natin, towards the kingdom na tumutulong sa atin para dalhin tayo sa kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. And ultimately, as I've said, at the center of the kingdom is Jesus Christ. Siya ang tunay na yaman natin, ang tanging yaman ng Kristiyano, si Kristo. Bakit? I think it is simple. Sino nga bang pwedeng magligtas sa iyo, sa atin? We cannot save ourselves. With all our intelligence and with all our efforts, we cannot save ourselves. Only Jesus Christ can save us. Kaya panghawakan natin si Kristo na siyang sentro ng buhay, sentro ng paghahari ng Diyos. And that is what we celebrate in every Mass. At the center of this is Christ, who offers Himself in love, in service for our salvation. Then we have an experience already of the kingdom. Though may not be perfect, but already we experience every time we let Christ enter into our lives. There, we experience the kingdom. Last May, ay rini-appoint ako bilang rector ng Sarayin. At ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. And as I look back the 3 years of my service here as rector of the Sarayin, ang itinuturing kong kayamanan ng Sarayin ay kayo, mga volunteers. At nagpagaan, nagpasaya, at ginawang makabuluhan ang paglilingkod dahil nandiyan kayo. So itong misa na ito ay isang pasasalamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng pagkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa Kanya sa pamamagitan nitong Shrine, sa mga ministries natin. At gayon din para hilingin sa Diyos na pagpatuloy niyang basbasa ng bawat isa sa atin ang ating misyon bilang Shrine, yung mga pangangailangan natin, kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na ditong panganib ng COVID-19, mga pamilya natin. Gayon din ang mga yumao. In special way, we remember today Leander Delfin, isa sa mga lay ministers natin, coordinator ng Bible Apostolate din dati. Alam niyo ba nung first Sunday ng lockdown, paglabas ko dito para tingnan, nalungkot ako lumabas kasi punong-puno mga misa,
wala. Nag-iisa si, nakaupo doon sa gilid. No? Tinawag ko, anong ginagawa mo dito? Magdadasal lang, Father. Eh, pero walang misa. Oo nga, pero magdasal lang. So tinawag ko para magmisa kami dalawa lang dyan sa crypt. That was the last time, no, that I saw him. Yung kanyang servisyo, paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating shrine. Ipagdiwang natin ang kanyang buhay at hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad sa mga nagawa niyang kahinaan. At lahat ng ating mga intensyon ay ilaan natin ngayon sa ating Diyos na mahabagin. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang kadakilaan ng kanyang paghahari, ang ating tugon sa bawat kahilingan, Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Patuloy nawang magpahayag ang Santo Papa at mga namumuno sa simbahan ng may ganap na pagkaunawa ukol sa paglilingkod at paglaganap ng kaharian ng Diyos sa sangkatauhan hanggang sa wakas ng panahon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Magtulungan nawa ang mga namumuno sa pamahalaan na magsagawa ng mga patakaran at programa tungo sa kasaganaan at katiwasayan sa kabila ng nagaganap ng pangdaigdigang krisis na hindi tinatalikuran ang kanilang mga pinaglilingkuran at mga tuntunin pang moral. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Patuloy nawang matatag sa kanilang pananampalataya at makakristiyanong paniniwala ang sambayan ng Pilipino nang hindi maakit sa mga panandaliang ligaya na dulot ng kapangyarihan, katanyagan at karangyaan. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Nawa ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman o pagkamatay ng ilang mahal sa buhay ay makadama ng aruga at kalinga mula sa pagtulong at pagmamalasakit ng mga nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Nawa ang mga yumao, lalo na ang mga frontliners sa pandemyang nagaganap sa ngayon, ay makamit ang gantimpala na ganap ng kapahingahan sa piling ng dakilang lumikha. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling.
Naway lahat ng miyembro at kasapi ng komunidad ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, na nakikiisa sa misang ito ay patuloy na matamasa ang biyaya at awa ng Panginoon, sampu ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, maghari ka sa aming piling. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo nagmula. At ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan ng magpapabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil sa hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kanyang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos,
langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Nilaglaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Leander Delphine, mga kamag-anak nating Yumao, at ng lahat na ating ipinagdarasal sa misang ito, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa panalangin ng Ama namin, ang ating hinihiling ay mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Naway maghari sa ating puso. Manalangin tayo ngayong sabay-sabay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, lalong-lalo na itong salot naming hinaharap. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, Hesukristo na nasa piling natin, ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Hesukristo, ang tunay at natatangi nating yaman. Siya ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap ng banal na komunyon, ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Dasal para sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo.
huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad
sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Horacio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari na silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayahan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya na silang dapat makahanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynadimets, ipanalangin mo kami. Bago ng huling pagbabasbas, muli kong magpasalamat sa inyong presensya, lalong-lalo na ating mga volunteers at patuloy ninyong pagsuporta sa mga kapwa sumasampalataya na sumasamba sa pamamagitan itong live streaming. Salamat din sa inyong pagtangkilik at tulong sa ating shrine sa pamamagitan ng inyong mga intensyon, donations, para makapagpatuloy yung ating live streaming at mga pangangailangan ng ating shrine. Thank you sa inyong lahat. At kayong lahat na nandito na tumulong sa ating pagdiriwang, thank you. Pagkatapos ng misa ay kung nandito yung urn ni Leander ay babasbasan din natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tiyaga, purihin siya, at ating bibigyan, rawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sangito'y tumukas. Naging katupay siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating patiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluya! At isigaw sa lahat, kalingan ay wakas, tayong dukhan sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Patid at sumaya buong bayan, sa pagsigaw sa libutan, ang alam
kanyang ang kinsiningning ng bituin. Iwanag ng Diyos sa ating langit at lupay sa kapurihan. Araw at tala'y sa paralalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah, hallelujah.